station number one. SM Radio Station. Love Radio. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Pang ilang week na ng Advent, partner? Spell Advent. Sabi ko na eh. Ano yung Advent? Itsura na siya parang, Advent. Hindi ko na pag-aralan si MBA ito ha. Ano na partner? Today is December 16 na partner. So syempre, kaka third week of Advent lang. Ipaliwanag mo sa amin, kagaya ko, ano yung Advent? Ama, makinig kasi kay Father. Palibasa, Advent na hindi pa kayo nagsisimba. Tapos ngayon, umaasa kayo sa akin, pari ba ako? Yun lang masasabi ko. And I, thank you. Merong ano, partner, ang sinabi nung pare na na-attendan ko na misa, na parang magandang gawin ng mga pamilya sa halip na, hindi naman sa halip, parang dagdag. Kung meron kayong Christmas wreath, diba? Mag-advent wreath din. Kasi diba minsan nakakalimutan na natin kung yung talagang true reason for the season, which is kapanganakan ni Jesus Christ. Diba? Kaya nga, meron tayong mga advent wreath, sinusundan nila natin every Sunday. Madami na nakakalimot ng ganun. Totoo ka dyan. Alam mo ba, excited pa tayo sa sayaw mo mamaya. Mas pinagandaan mo pa yung pagiging star of the night kesa yung real star. Correct. Diba? Meron correct. Nga, merong ang tawag doon, cartoons na lumabas na the star. Kasi si Jesus Christ yun. Mm-hmm. Pero ang gusto mo, star of the night ka. Pero yung star of the season, medyo nakakalimutan mo. Star of the Noche Buena, meron kang ham, ganyan. Pero yung star of the season, wale. Wala. Diba? O magandang paalala yun, ha? Isang paalala lang po, kasi third week na of fun of the of Advent, tapos papunta na talaga sa Christmas. So are our hearts ready? Yeah. Correct. Yung tanongin natin yung sarili tanong natin. Yan tanong natin sa mga sarili natin o yung mga tiyan lang po natin yung ready para lumamon. Yeah. Tama. So, isa din magandang gawin since tradition din naman yung ano yung pagsimba talaga ng December 16 hanggang December 24. Start na ng simbang gabi. So, pwede natin simulan yan. Kailan ko ulit nagsimbang gabi? Ang tagal na simulan na naging pang umaga tayo. Parang hindi na siya kompleto. Posible. Nagtatry ako. Pero kaya, hindi natutupad yung wish mong kuminis Kailangan kasi 9 days yung partner. Pag hindi na kompleto, hindi ka talaga kakinis. I'm so sorry. Pasensya ka na, ganun talaga. Nakompleto ka na ba ulit ng simbang gabi? Ah, matagal nang hindi. Simula nung... Okay, tamo na ikaw din. Hindi, partner, pero kasi... Hindi mo natutupad yung wish mo? Oo nga. Makatawa ako sa'yo, no? Wala mga wish mo, kulang-kulang din Kulang-kulang din. Hindi nag-grant lahat. Kulang-kulang din ang bigay, di ba? Hindi, parang ang huli kong simbang gabi, partner, nung hindi pa ako nag-work sa Love Radio. Okay, yung buo, Na buo. Mm-hmm. Nung active pa din pati ako sa simbahan. Nakaka-guilty, Lord. Sorry na. Pasensya na tapos po talaga. Tapos busy-busy ka sa Star of the Night mamaya. Ang pangaral na ito ay hindi lang naman para sa inyo, kundi para sa amin din ni Chuper. Oo, di ba? Reminder din ito para sa mga sarili namin. Na lahat naman talaga tayo at guilty. At tayo, correct. Alam mo nga, sabi nga nung anak ko nung isang araw, sabi niya, Mom, did you know that it's the third week of Advent? So, ko, yeah, I know that. So, why are the colors like that? Mm-hmm. Purple and then pink and then white. And then, Mom, did you know that every Sunday, like, there's like, Mom, there's like a meaning to it? It's like, of course I know it. Alam mo naman ako. Tumitirik na yung mata. Nagahagilap na nang pwede explain. Alam mo naman ako, partner, etchisera ako ng dekada. Alam mo, minsan, pag madami akong mga alam, talagang itunuturo ko yun sa anak ko para malaman niya, matalino pa rin ako. Oh. So sabi niya, so like... Tapos pag siya yung nakakaalam, agree ka lang na agree. Oo, ganyan. Mm-hmm. So like, Mom, like, on the first week of Advent, what's the theme? Mm-hmm. Hope!
Good. Okay. What's the other three? Well, you tell me. Sabi ko sa kanya. Tsaka yung whole partner, hinulaan ko lang. In fairness, oo, ha? Oo, alam mo naman. Sanay manghula. Parang may masinasabi siyang hope, peace, joy, and love. Okay. Mga ganun-ganun. Palibasa kasi, hindi na tayo nag-aaral. Oo nga, hindi na natin, iba na. Oo. Iba yung iniisip natin. Oo, iba na eh. Iba talaga. Lechon, kaya nga lengua. Eh, diba? Napaghandaan na kung ano yung mga, ano, yung anong mga handa. Ganyan. Correcto. Dapat talaga maalala yun, no? Mm-hmm. Ganito po, a reminder para sa ating lahat na may lalim ang ibig sabihin ng Pasko. Correct. Totoo diba? Yan. Kaya nga, diba? Hindi basta puro performance. Oo. Hindi basta puro kainan. Hindi pa basta tungkol sa Christmas shopping and Christmas and bonus. And paraffle. Correct. There's a deeper meaning of yes. Christmas. Kung bakit may, ano nga ba yung dahilan? Ba't may ganito tayong sineselebrate? Tama. Diba? Ganun. Wala lang. Isang, hindi kami perfecto pagdating sa celebration ng Pasko. Kami din ni Chris Chopin. Hindi namin alam yung mga ganyan. Di at kami, guilty rin kami sa mga bagay na ganyan. Namin. Correct, di ba? Pero, mahalaga dito is hindi ka rin naman makalimot. Tandaan lang din natin. Parang katulad lang yan, partner. Ito din ang mga adib natin kapag ka Holy Week eh. Yes. Diba? Bakit nga ba walang pasok ng ganitong mga araw? Diba? Nakakalimutan nyo ba na ang dahilan kung bakit walang pasok ng mga ganitong araw eh dahil sa talagang pagpapakahirap. Diba? Yung tama. Ganun. Ang nangyayari kasi nagiging highlight yung vacation. Saan ako pupunta ngayon? Correct. Sang beach. Ay, saka saktong-sakto pa yun kasi summer. Tama. So, ganun din ngayong Christmas. Let us not forget that. Yeah. Correct. Kaya mamaya kakanta ulit ako ng mga Christmas songs eh. Ay. O, pagpapaalala yun. Oo. Huwag na po. Okay lang kami oo dito. Palo, hindi namin diba? Marinig. Diba? Hindi ako nalang kakanta sa loob ng kwarto ko. O, sige, yun na lang. Para huwag ka namang istorbo. Yung boses mo, istorbo yan eh. Grabe yung kaibigan namin. Yung ano, yung mga kapitbahay namin mag-video okay ngayon. Talaga? Sunod-sunod, halos araw-araw na. Talaga. Sunod-sunod na eh. Tsaka grabe ng mga inom. Tsaka parang walang pakialam yung mga tao, no? May lamis sa kabilang kanto tapos may nagbibideo ako sa kabilang kanto. Eh, wala na. Alam mo na, partner. So, iniisip nila, sige nga, Christmas naman Christmas, kasi, celebration. Christmas kasi, parang para sa kanila, partner, siguro, hindi naman nila kasalanan. Oo nga. Diba? Ewan ko ba? Ano handa nyo? Ano, siyempre, hindi mawawala yung lechon. Yaman! Oo. Ulo yaman. Ng lechon. Ulo lang. Kami ulo lang. Oh. Mahal kasing buo. Tapos kalahati lang. Yung crispy ulo lang. Hindi, alam mo, okay lang yung ulo lang kasi pwede naman talaga. Ang weird yung kalahati. Depende kasi sa budget diba? Po. Ang weird. Sanawa ko to sa baboy na naman tuloy. Hinati yung mukha niya. Hindi, partner. Na, yung sinasabi mo kasi ang budget mo kalahati ng lechon lang. Yung kinati siya mismo sa kalahati, parang weird thing lang. Kalahati lang pero, hanggang buntot. Kalahati lang hanggang ulo. May lechon kayo pag Pasko? Ay, ang yaman. Kalahati ulo nga lang. Kalahati ng ulo. Kalahati ng ulo. Yung sisig. Crispy ulo kung tawagin. Sisig siya, partner. Hindi buong ulo talaga. Di ba sisig na yun? Hindi po. Iba kang buo pa. Ang galing nga eh. Galing yung naghiwa in fairness ha. Buo yung ano. Buong ulo. Buong ulo. Oo, pero kalahati lang. Buong ulo pero kalahati lang siya. Oo, lungkot no. Ang galing, pero ang galing no. Lahati sibi mo buo siya pero kalahati lang ako. Paano nangyari yun? Pero, kalahati lang talaga ako. Sorry. Guys, masensya na po. Itong season na to, payat na payat kami. Nakakapagod pala yung season na to. Payat na payat ako, partner. Nakakaloka talaga. Saka na naman nag-video okay kagabi. Hindi. Gaaral kasi ko, last module ko na eh. Ang hirap na, no? Sakit ng ulo ko. Kaya so, tingnan mo, yung ma-adgib natin. Pinagpipilit ang buo yung kalahati. Ikaw kaya nagpasimula. Promise ka lahat, pero buo. Buo ko. Buo mo ako titignan, pero sa totoo lang. Kalahati I'm lang just ako. Just half half. Ito po talaga yung pinag-uusapan namin. Napaka makabuluhan po. Ano, so lechon. Tapos lechon. Ano, paano mga staple ninyo sa bahay kapag ka ano? Siyempre spaghetti tsaka sopas. Oo naman. Oh, oh. May sopas? Oo. Ba't may sopas? May sopas? Oo nga. Kasi yung mag-iinom, sa mga bata? Hindi, mag-iinom yung mga tao eh. Pampatanggal yun ng amas. Ah, talaga ba? Oo. So paglasing na, ito sopas naman. Oo. Ganun sa madaling araw. Ah, okay. Sa inyo, ano yung ano, hindi mawawala? Ang spaghetti. Ba't kaya tuwa ko yung spaghetti, oh, no? Oo nga. Hindi, kasi parang malungkot talaga pag walang spaghetti. Oo nga. Pag parang kulay-kulay ng table pag may spaghetti, no? Uy, speaking of kulay, ah, maganda.
Pati halimbawa pag nag-organize ka ng ano ng party ganyan, tapos maghahanap ka ng caterer, okay, ikaw mismo maglalatag ka sa ano sa bahay ninyo, gawin ninyong colorful. Ibig sabihin, halimbawa, halimbawa sa catering, merong apat na ano, apat na putahe, may fish, may chicken, may beef, may pork, tapos may pasta. Siguraduhin ninyo na yung mga yan eh hindi magkakaparehas ng kulay. Para kasi ano siya eh, maganda siya sa mata. Maganda sa picture. Maganda sa picture, saka maganda sa appealing siya to the eyes eh. Tama. Eye candy siya eh kapag ka nakita mo na. Kaya nga 'di ba pansinin mo, partner, yung isa cream, yung isa fried, tama. Yung isa may sauce na pula. Totoo. Kung alam ko rin English yun eh, pero sauce na pula. Diba? Tapos yung isa, grilled, mga ganun. Wala lang, mga tips lang para maganda sa picture. Yung lola namin ang discarte ng ganyan. Totoo nga, no? Iba kasi pag makulay yung table. Oo, may ano, eye candy siya eh, nakakagana oo, siya oo, eh. Ang ginagawa niya, bumibili siya, ng mga bata kami, bumibili siya ng mantel na puro prutas yung ano. Yung, ah, yung, ko, yung mantel. Design. Kasi yung handaan namin, sopas lang. So isipin mo lang, parang nga tayo. Maraming prutas na bilog. Oh, 'di ba? Oo, makulay na makulay yung table, inyo, pero nakapatong lang talaga mga ano bowl ng sopas. Oo, oh, 'di ba? Pero may illusion siya na ano, 'di ba? Oh, na parang maganda. Maganda. Oh, maganda. Oo, maganda 'yun. So kung ano man po yung staple ninyo ngayong Christmas na ito, sana this Christmas is still prosperous para po sa inyo. Ibig sabihin ko ano yung lagi ninyong hinahanda eh nasa hapagkainan niyo pa rin ngayong darating na Pasko. Kasi 'di ba minsan hindi, parang kapag kakulang sa budget, kulang din sa sauce. Diba? Yung mga ganun. Aput-laput lang ng spaghetti. Hindi siya pula pink siya. Puro ketchup. May ganun. Walang karne. May ganun. Walang hotdog. May ganun. Kaya kung halimbawa ang spaghetti mo ay may hotdog na may giniling na may hotdog pa. Para sa akin, big deal. Pa. At may cheese. Big deal yun. Diba? Tapos kapag ka ang pansit ninyo na bihon, may gulay at may mga baboy. Yung hindi mo kailangan halukayin sa ilalim kung nasan yung baboy. Blessing yun, di ba? Correct. Ako may kaibigan nga ako eh. Sabi ko, bakit ganun? Pag nagpapapicture kayo na ano na mga family members sa bahay nila, lagi sa tabi ng Christmas tree, tapos buhat nila yung pagkain nila. Okay. Oo. Eh, pakialam mo ba? Wala naman silang pakialam kung yung pag-leksyon mo buo pero kalahati talaga. Pakialam mo. Okay, so dun sila tradition nila yon. Christmas tradition na Christmas tree na buhat yung handa. Hindi tradition. Ano? Nung tinanong ko yung kung ano, sabi nila kasi yung hindi ako iinom ng tubig. Baka bumuga ako yun. Ano? Kasi daw. Hindi kasi kukunti lang handa nila. Ah. Sa table. Parang tatlong putahe lang din. Uy, ang dami na ng tatlong putahe. Ah. Blessing na kaya yun. Sopas yun. Sopas. May ano. Sopas. Tapos. Sopas, sinukmani. Tsaka ano, kanin. Carbs. Puro. Okay. Puro kanin. Oo. So pagka tsaka so malungkot daw tingnan yung table nila. So ang gagawin nila, tatabi sila sa Christmas tree na doon magpapapicture. Doon yung magpapapicture. Oh. Diba mas malungkot yun? Nasa tabi ka. Bakit ganun? Pwede namang din yun nalang buhatin yung pagkain kasi. Diba? Nasa katabi ka ng Christmas tree, kasi may buhat kang sinukmani. Bakit? Oo nga, promise. Bakit partner yung sinukmani? Tawang-tawa tayo. Ano meron sa sinukmani? Di ko alam. Tawa. Sarap-sarap naman niya. Tawa talaga ako sa word na sinukmani. Parang feeling ko yung sinukmani, ang daming history. Oh. Ano ba yun? Bakit nagpapapicture pa? Oo nga, pwede naman. Salana ng social media yan lahat eh. Oh, totoo yun, isa rin yun. Maaaring ganun yung dahilan. So tinanong ko nga, sabi ko, bakit ano? Bakit habubot-bot na lagi sinukmani pag nagpapapicture kayo? Nga. Kesa daw yung table, kasi wala silang picture nun sa table. Yes. Alam mo, illusion is key to success. Mm. So kailangan lang dyan, hindi malaki yung table mo. Oo. Kasi pag malaki yung mesa mo, halata talagang kukunti ang laman lang, diba? So pipili ka ng ano, mas maliit na mesa. Tama. Mas malala dali anin mo sa mga decoration, ganun. Correct. Yung bang nilalagyan ng flower vase lagi, formula. Correct. Totoo. Diba yung table nila pamparami para magandang tingnan, makulay din tingnan. Correct. Alam mo kung anong pangarap ko, partner? Pangarap ko magkaroon ng bahay na sobrang haba ng dining table. Parang ano? Yung mga kasya ang ano, siguro, parang boardroom. Parang boardroom. Pang boardroom. Okay. Mm-hmm. Eh, apat lang naman kayo. Eh, ayaw mo, napakailan mo ba? Hindi nga kita pinapakailaman lang kung yung ulo na lechon mo, kalahati, pero buo talaga. Kala mo, ha? Oo nga. Yung ganon. Okay. Tapos yung bahay mo, 40 square meters.
Kaya nga pangarap, partner. Oo nga. Sa bagay, magandang tingnan yun. Pang ano yun eh, pang palasyo. Diba? Pang, diba? Ano, pang mayayaman datingan. Oo, yung mga haba-haba ng mga mesa. Oo, tapos nagkabilang dulo kayo ng mag-asawa. Oo, no? Diba? Diba? Paano kayo mag-aabutan ng ulam nun? Sige nga. Hindi, wala kang pakialam doon. Hindi nga kami nangangalam sa election mo eh. Hindi, kapag kagano, magkagalit na yun. Oo, nagkabilang dulo kayo. Tapos, kunyari, pang ano yun, boardroom. Oo. O pagbalagay, 20 persons yung cassette. Oo, yun yung gusto ko, partner, pangarap ko talaga. Pero wala naman kami paglalagyan. Tsaka wala din naman kaming mga events na madami. Pang ano yun, pang laging may party dun sa lugar ninyo, di ba? Kapag kaganong kadami. Oh, tama. Hindi, ano yun, multi-purpose. Table, ano pwede higa, tapos gawing stage. Ah, sabagay, partner, pwede. Ladies and gentlemen, akit ka na ng stage. Oh, diba? So, alam mo sa madaling salita, madami talagang Christmas tradition. Totoo. Di ba? Yung mga iba, yun nga, parang may mga staples sila na food. Katulad yung kay Chuper, ulo ng lechon na nabuo, pero kalahati talaga. May ganon. Yung mga iba, yan nga, yung kaibigan mo, ang Christmas tradition nila, magpa-picture sa Christmas tree as na may buhat yung pagka. May ganon. Sabi ko, paano yung sopas? Diba? Ang hirap-hirap pa nun. Eh, alam mo, kasi kan makita sa camera eh. At saka nanginig-ginig ka pang init-init. Tapos kailangan, di ba, naka-angulo sa camera. Para makita nila na may laman. Diba? So, iba't iba ng Christmas tradition. Yung iba nag-outreach. Yes. Yung iba, reunion nila yon. Tama. Diba? O whatever it is, basta... Wala lang, isang reminder lang na at pagpapaalala na kung nasi-celebrate mo pa rin this year, yung kung paano mo siya na-celebrate in the previous years na marangya. Tama. Ipagpasalamat mo yan kasi baka mamaya nakakalimutan mo na blessing yan. Kasi may mga ibang tao, sa totoo lang, yes, diba, ni kalahati ng ulo ng lechon, eh wala sila. Ni tenga, ni tutulinga ata eh, diba? Walay. May mga taong walang-wala talaga. Correct. And lalo na sa panahon ngayon, sobrang nakaka-pressure, lalo na pag nakikita natin yung mga handa ng mga kaibigan natin, ng mga kung sino-sino sa social media. True. Tapos makikita mo yung handa mo, wala. Sakto pa. Lang. So, i-appreciate mo kasi ikaw may handa kumpara sa ibang tao na wala. Tama. O, diba? At kung ano, kung gusto mo naman maging may mukhang marangya, pero kahit sakto lang yung ano ninyo, yung budget ninyo, madami mga ways, mga Pilipino pa. Tama. Napaka-creative natin. Ang lakas nga natin mag-comment ng kung ano-ano, diba? Sa mga tao, tama, diba? Gamitin natin yung creativity natin sa pagko-comment sa mga kung saan-saan, 'di ba? Para maging ano, maging maganda yung maayos ang pag-celebrate ng Pasko. Correct, 'di ba? Uso na naman ngayon ng mga cold cuts, partner. Nagustuhan mo ba ang cold cuts and cheese? Hindi ko alam, hindi ko siya. Inuulam mo siya, no? Masarap siya. Talaga, masyado siyang pangmayaman para sa akin. Hindi, partner. Akala mo lang, pati ano siya, partner, anong tawag dito, hindi naman din siya pati kamahalan. Except kung yung mabibili mo, yung mga pangmalakas sa mga cheese. Eh, ganun din naman pag lumabas ka eh. Pag nilabas mo sa'yo. Sa bagay. Oo. Ano yung mga cold cuts ninyo? Ah? Binibili lang din naman namin, partner. Tosino. Ilabas ang hilaw sa rep. Cold. Literal. Cold, tas kinat. Cold cut. Yung mga edible naman yung kainin ninyo, guys. Huwag nyo kakalimutan yan. Ano-ano ba yung mga cold cuts? Iba't iba siya. Cold cuts ka dyan, ha? Hindi ko kasi ano sasabihin ko sa supermarket pag bibili ko? Hindi ka kasi sa supermarket bibili. Ay, saan bibili yun? Hindi ka sa ano? Sa dep store? Ha? Hardware part. Try mo, dali. Sige na. Tapos kwentuhan mo ako kung ano sasabihin ko. Ano sasabihin nila sa Ace, ha? Or sa handyman. Pabili po ng cold cuts. Sa mga ano, partner, sa mga delicatessen stores. Yan. Okay. Sasabihin ko lang cold cuts. Oo. Tapos naka ano, naka-display na yan, partner. Tapos usually yung mga cheese na yan, naka-ano na din sila, naka-pipili ka na lang. Ah, tapos okay, kung hindi ka masyado, halimbawa, hindi ka masyado maalam yung mga nagtitinda o yung mga sellers. So sila yung mag-ano sa'yo. Tapos kung hindi ka rin maalam, kasi ang weird, bibili ka na maraming karne ng cold cuts. Tapos hindi mo naman alam i-present. Wala din. Meron din namang ginagawa na nila. Ah, so, okay, ipapresent mo na lang. Oh. Hindi, pag-uwi sa bahay, piprito pa rin ang nanay ko yan. Bakit ito? Mukhang hilaw. Masyadong pink. Iprito na yan. Oh, hindi, try mo lang. Try mo this year.
Sige, tatry ko minsan. Parang hindi siya masayang kainin. Parang hindi, malamig. Hindi, akala mo lang. Parang lamig-lamig sa labi. Ikaw nga cold nga eh. Parang hindi siya masaya. Hindi, akala mo lang hindi siya masaya, pero masaya siya. Talaga? Mm-hmm. Basta sabihin ko lang cold cuts, ha? Oo. Bakit pero niluto sa ulit-ulit? Ma, nasabihin ko, cold cuts lang, ma. O, ganun lang, iyo, ha? Hindi mo cold cuts. Yan. Okay. Usong-uso siya pati. Usong-uso siya. Hindi namin nakagisnan kasi yan, eh. Hindi ko rin naman nakagisnan, eh. Pero may mga bagay na pwede mo rin na masubukan. Sige, basta cold cuts. Sige. Hindi, maganda siya. Maganda kasi siya sa ano eh, sa table. Mm. Maganda siyang tingnan. Nice siyang tingnan. Oh, o basta wala naman pong pilitan. wala naman pressure. Wala naman pressure. Dagdag lang. O libawa, parang yung feeling mo na every year ganun na lang. O magdagdag ka ng something special. Pwede. O, why not? Mm. O basta, alam ko po, madami na talaga nagpaplano. At balita ko, may ibang mga malls, may ibang mga supermarkets na 24 hours na kapag ganitong panahon, di ba? Sarap so, naman nun. Isang pagpupugay lang din sa mga nagbabantay, hindi naman 24 hours yung shift nyo, pero ibig sabihin yung mga, ang shift ay alanganin. Oo, di ba? Isang pagpupugay po para sa inyo. Matatapos din itong season na ito. Baka kapag pahinga din po ang lahat, di ba? Maraming salamat, Kabisyo, sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamaya ng alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Always your number one SM Radio Station. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Pa lang ako sa trabaho ko sa ospital nang makilala ko si Peter. Halos magkasunod lang kami na ma-hire kaya mabilis rin kaming naging magkasundo sa trabaho. At dahil parehas kaming single, lagi kaming tinutukso ng mga katrabaho namin. Sana maging kayo na lang ng Peter, no? Bagay kayo eh. Yan yung madalas sabihin ng mga katrabaho namin. Aminado ko, gusto ko talaga si Peter. Unang kita ko pa lang sa kanya, na-attract na talaga ako sa kanya. Tall, dark, and handsome si Peter. At nang lubos ko pa siyang makilala, dun ako lalong humanga sa kanya. Relihiyoso kasi si Peter at walang bisyo. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo, matalino, at napaka-responsible. Iniisip ko noon kung aamin ba ako sa kanya na gusto ko siya. Pero wala naman talaga akong lakas ng loob kaya observe-observe lang muna ako. Sa bawat araw na dumadaan, lalo akong nahuhulog kay Peter. Sa tuwing lalabas ang grupo namin, ako lagi ang inaangkas niya sa motor niya. Para akong lumilipad sa alapaap kapag kasama ko siya. Dire-diretso na sana ang pag-arangkada ng friendship namin ni Peter. Nang mapansin kong bigla siyang nagbago. Ramdam ko na parang umiiwas na siya sa akin. Nalaman ko na sinabi pala sa kanya ng isang kasamahan namin na may gusto ko sa kanya. Kinumpronta tuloy ako ni Peter at sinabi niyang mas gusto niya na siya ang magkakagusto sa babae. Sinabi rin niya na hindi pa siya handang makipagrelasyon dahil priority niya ang pagtulong sa mga magulang niya.
Nasaktan ako sa mga sinabi ni Peter. Nasaktan din ako sa katotohanang hindi niya pala ako gusto. Wala akong ibang magagawa kundi enjoyin na lang kung anong meron kami. Hanggang isang araw nabalitaan ko na lang may girlfriend na pala siya. Nasa kantin ako noon nang malaman ko ang balita. Pinipigilan kong tumulo ang luha ko dahil ayokong ipahalata sa mga katrabaho ko na nasasaktan ako. Pag-uwi ko ng bahay, doon na ako umiyak ng umiyak. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Hinayaan kong mahulog ang loob ko sa taong wala namang pagtingin sa akin. Mahirap mang kumilos ngayon sa trabaho na kasama siya, pero wala naman akong magagawa. Ngayon, ay abangers na lang ako sa magiging plano ng Diyos sa akin. Sa edad kong 23, napakahirap mabansagan na walang jowa. Nakaka-pressure pero wala naman ako ibang joys kundi ituloy ang biyahe ng buhay. Naniniwala ako na balang araw, may mag-aangkas ulit sa akin. Baka nga next time, hindi na sa motor, kundi sa kotse na mamahalin. Ako po si Anne, tambalanista mula Batangas, at ito ang aking kwento. Sa ngayon, medyo awkward kami sa trabaho dahil alam na niya na nalaman ko may karelasyon siya. Pero kailangan kong magpakatatag, kaya I always act normal around him. Ayoko may magbago sa samahan namin, kaya kahit na masakit, bumabangon ako araw-araw, pumapasok sa trabaho. Nagdadasal na lang ako na may purpose din yung sakit na nararamdaman ko ngayon at alam ko namang hindi ito forever. Naniniwala ako na may plano si God para sa akin. Ay, Anne, don't get pressured at 23. Naloka naman ako sa linyahan mong sa edad kong itong 23, mahirap mabansagan na walang jowa. Ganun na ba ngayon? Ang pagkakaalam ko nga, kabisyo, people now are More focused on career rather than getting married early. Parang mas madami yung, hindi katulad po nung araw na parang kailangan 25 at 23, nakilala mo na kung sino yung the one para may chance kayo makilala ang isa't isa ng even more, ganyan, mag-boyfriend-girlfriend kayo ng medyo matagal para by the age of 25, kasal na kayo or 26. Parang noong araw, nabura na lahat yun, no? Wala na. Noong araw at 27, kailangan kasal ka na. Kung hindi, magsasara na daw yung anis mo. Maninigas na daw yung mga anis. Totoo yun, parang diba? Pag naalala ko yung mga tita ko, parang 26 na siya. Parang stress na. Tapos binabansagan ng mga kung sino-sino matandang soltera. Matandang dalaga na kagad. Ang lakas baka soltera daw nung panahon na yun. Pero actually, noon yun, nabura na lahat ng mga paniniwalang yan. Ngayon kasi, ang dami kong kaibigan na 30, early 30s. Wala pa din. Wala pa rin boyfriend, walang girlfriend, nag-enjoy sa buhay, and the focused sa career. Correct. Sa pagtulong sa pamilya. Siguro partner, ang kaibahan din sa noon at ngayon. Noon kasi, feeling nila at 26 or 27, parang soltera na yung datingan, matandang dalaga. Kasi siguro, nung time din na yun, limited lang din naman yung mga pwede makilala. Tama, nasa barangay diba? Nila. Correct, nandiyan lang. O kaya, kalapit barangay, o kaya ni-refer. Hindi ka tulad ngayon, hindi ka na dapat ma-pressure, ma-stress, na wala kang makikilala. Kasi with the world of social media that we are in, ang daming possibilities. Alam mo yun, hindi... Ang bilis na makipagkilala. Oh, in other correct. Words, ang bilis na magkaroon ng love life. At saka for all you know, di ba, hindi ka naman pala, sabi mo nga, di ba, nangangarap ka na isang araw may mag-aangkas din sa'yo. Mali mo, hindi na sa motor, kundi sa kotseng mamahalin. Mali mo, hindi Malay sa Pilipinas. Grab driver. Oo, grab, ano? Grab driver. Ayusin mo. Ayusin mo, partner. Di ba, malamang, malay mo, hindi natin masasabi. Hindi pala kotse dito sa Pilipinas. Hindi pala grab driver sa Pilipinas. Grab driver sa Singapore. Di ba? Malay mo, may ari ng grab. Oo. Sa ibang bansa. Di ba? Malay mo, hindi pala Pilipino ang makakatuloy mo. Wala lang. Huwag ka ma-stress at the age of 23. Tang na loob. Nakakaya naman doon sa mga 42 na. Single pa rin. At umaasa pa din, di ba? Ano ko, pag narinig nila yung kwento mo, hanapin kanila, tatampalin kanila ng malulupet. Tatampalin kanila sa singit. Oh, correct. Gamit yung panluto sa... Tama. Yung pasadok sa rice cooker.
Yung malapad. Oo, yun. Yun yung gagamitin nila. Kasi parang kang naiinis eh. Parang kang naaasar. O kaya. You're so young. Yun lang yung sasabihin. Kaya nga. Alam mo yun, you're so young. Mm. You have the whole world ahead of you. Totoo yan. Tama. Minsan kasi may isip natin na sinasabi mo lang yan. Ang daming isda sa dagat, ganyan. Pero bakit wala? Pero sa totoo lang, totoo naman talaga madaming isda sa dagat. Malilito diba? Kasi sobrang dami. Oo. Parang lang sila gusto mo nang kainin. Hmm, ganun. Dadating din yung moment mo, huwag kang mag-alala. Pero, in fairness to you, Anne, believe naman ako sa tapang mo. Mm-hmm. Kasi, isipin mo, araw-araw, kailangan mo harapin si Peter. Alam mo yun? Oh, araw-araw ka magpe-pretend na okay ka lang, pero mas mahalaga sa'yo na nagtatrabaho ka, di ba? Parang yung iba kasi dyan, ay ako mag-resign na lang ako kaysa makita ko siya araw-araw, di ba? Pero ikaw talagang pinakita mo na may tibay ng dibdib. Tibay diba? Na loob. Correct. Diba na kayang-kaya mo? So, ibig sabihin ko yung tipong ano? Palaban. Palaban. So, dadating din yung moment mo. Ngayon, pinatitibay ka lang ni Lord. Tama. Although, naiintindihan namin yung hirap na pinagdadaanan mo everyday, no? Oo, kasi, feeling ko kaya din siya nagtatagal sa trabahong yan kasi umaasa pa rin siya. Mm. Meron pa rin hope sa puso Grabe. Mo na baka sakali. Hinusgahan. Na baka sakali magand, di ba mabaling pa rin yung attention sa'yo, mag-break sila ng jowa niya. Mm. Aminin mo, hindi mo lang sinabi sa amin. Oh, pero sa sarili mo, umaasa ka pa rin na magiging kayo sa bandang huli. Ganyan pero, ka pala, girl, ha? Malay din natin. Hindi naman natin masasabi kasi nga sobrang bata mo pa. Ang dami pang posibleng mangyari sa buhay mo. Pero kasi partner, sinabihan na siya eh, na hindi siya gusto hindi na type. Eh. Diba? Ganun lang kasimple yun. I mean, bakit ka pa, let us not give her false hopes eh. Hindi, una pa lang eh. Hindi sana kung gusto niya magka-girl, 'di ba? Sinabi niya ayaw niya magka-girlfriend kasi pina-prioritize niya magulang niya. Bakit nag-girlfriend siya? O talagang ibig sabihin nun, sampal 'yun sa yung friend. Talagang sakit, hindi no? Hindi ka talaga niya gusto at ganun talaga 'yun. Hindi niya gusto yung tipo mo. Oo. Ganun talaga 'yun, Ann. Hindi talaga lahat ng nagugustuhan natin eh gusto din tayo pabalik. Kaya nga nauso yung bakit hindi ako crush ng crush ko? Kasi 'di ba, hindi lahat talaga ng crush natin eh crush din tayo pabalik. Ganun talaga 'yun, Ann. Ang hirap noon araw-araw mo siyang nakikita na ganyan. Tapos sasaktan talaga, ka lang. True. No? Kaya nga, in fairness to her, sabi ko nga sa'yo, partner, believe ako sa lakas ng loob mo kasi ang hirap niyan gawin. Ako naranasan ko na nang magka-relasyon sa workplace. Napakahirap pag nag-break kayo. Mm-hmm. Kaya ako, paniniwala ko talaga dyan, huwag talagang ka-workmate eh. Kasi, pag nag-break kayo, diba, ang awkward, na parang, mag-remind sa'yo lahat eh. At saka, affected ka, tapos yung mga tao sa paligid mo na, ang awkward eh, na parang okay. Lalo pa, halimbawa, mabuti kung parehas kayong nag-break kayo tapos parehas lang kayong single. Eh paano kapag kayo isa dyan nagka-jowa na? Kasi ikaw wala awkward, pa. Diba? Ang awkward talaga. Kaya hindi, para sa akin yung office relationships na yan or para sa akin ha, that's me. Kasi na-experience ko na yan eh. It's a no for me. Diba? Naging talent search. It's a no for me. No talaga yan. Kasi dumaan ako doon. Tsaka masasacrifice dito, yung trabaho mo mismo. Eh, ang trabaho mo mahalaga din naman. Pakakainin ka ba ng jowa mo lagi? Hindi naman eh. Trabaho mo mapapakain ka niyan. Tama. Ang hirap nung sitwasyon mo kasi ang taas ng expectation mo na magiging kayo. Ang labo lang, no, sabi nga nila, mas may label pa yung alak kaysa sa inyong dalawa. Oo, yun talaga yung masakla. Ang mas masakla pa nito, hindi ikaw yung pinili. Hindi ko. Umaasa ka magkaka-label kayong diba? Dalawa. Kasi patukso-tukso, ganyan. Oo. Parang, tapos wala ka naman palang label. Isipin mo yun. So, una, ang kailangan mo talagang gawin is to find in your heart yung moving on from Peter. Ang hirap kasi sa'yo, dapat hindi ka umaasa ng ganyan. Oo. Ang mahirap din naman kasi. Ang hirap naman din kasi kay, hindi, ang mahirap sa'yo, umaasa ka pa rin. Eh, sinabihan ka lang, hindi ka nang yatay. Oo nga. Tsaka nag-assume ka na nag-assume lagi. Porque close ka nung tao. Ganun talaga. Feeling mo may mangyayari sa huli. Agad, di ba? Kaya tayo mga girls, huwag tayo masyadong umaasa-asa. Hanggat hindi sa atin sinasabi na type diba? Tayo, huwag tayo mag-assume. Ba't kayo ganun? Ang bagal-bagal yung sa banyo, pero ang bilis-bilis yung mag-assume. Eh kayo din naman partner eh. Paasa din naman kasi talaga kayo. Yun ang yun din ang mahirap sa inyo. Okay. Dapat yung bagal yung paggalaw, ganun din sa bagal sa pag-expect saka sa pag-assume para hindi kayo nasasaktan. Well, that's how we are made. Ganun talaga. So pero ang natutunan ko talaga sa buhay hangga't hindi sinasabi sa iyo na type ka niya. Diba, huwag ka mag-assume. Yes. Never assume kasi baka mamaya, he's like that to everybody. Tsaka,
marespeto siya sa mga babae. Diba? So, gentleman. Oo. Hindi palibas sa partner kasi, ano yan eh, may meaning para sa kanya kasi type niya nga eh. Mm, kasi diba, pag hindi, pag ang isang lalaki eh, gentleman, pag gentleman siya sa sa'yo, tapos wala ka naman type sa kanya. Oh, wala ibig sabihin. Walang ibig sabihin. Oh, na-enjoy mo lang yung company niya. Na-appreciate mo lang yung ano, ginagawa niya sa'yo. Pero walang, ano, walang expectation. Pero pag, dahil may nararamdaman ka, lahat ng hawak niya sa'yo, may kuryente. Correct. Lahat may, ano, may ibig sabihin. Mm, nag-init ka na kaagad, hinawakan lang yung bewang mo. Trot. Lahat ng text sa'yo, may meaning. Mm. Lahat ng pagtabi sa'yo, may dahilan. Diba? Yung mga ganun. Ang hirap talaga umasa. Gets namin yung feeling mo, Anne. Kasi been there, done that kami a couple of times. Pero katulad nga ng sinabi mo, di ba, eventually you will move on. Yan. Eventually, tama, dadating din yung araw na meron ka ng aangkasa na iba. May sasakyan kang iba. Oh, mahilig kang umangkas, no? Parang pangarap sa buhay yung makaangkas talaga. Di ba? Sabagay, masaya yun. Masaya din naman. Masaya yung magkaroon ng, ano, ng jowa. Pero sa ngayon, we suggest, mag-ano ka muna, mag-focus ka sa pag-establish ng career mo. Tama. Kung kailangan mong tumulong sa family mo, yun muna ang gawin mo. Kasi pag na-establish na yung career mo, nagkaroon ka na ng maayos-ayos na buhay, feeling ko susundan na ito ng love life. Yun muna yung plano sa'yo ni Lord na correct, ayusin mo muna yung ano, pamilya mo, ayusin mo muna yung career mo. Sa ako nagbibigay yung jowa. Yan. Kasi pag binigay ko yung jowa ngayon, makakalimutan mo na lahat. Ah, di ba? Pabayaan mo na pamilya mo. At ayaw naman natin mangyari yun, di ba? Eh medyo so, mukhang ano, sablay-sablay ka pa naman pagdating sa love life. Hindi, saka bata pa eh. Oh. Alam mo, when you mature, you will realize na itong mga bagay na ito, mga nakakatawa na lang yung future. Di ba? Pero dahil wala pa tayo dun sa future, nandiyan ka pa sa present, talagang tama, masakit pa talaga yan, Anne. But you will definitely move on. Sabi mo nga, ikaw na din nagsabi, may alam mo may plano si Lord. Eh siniko nga, 30 na yan eh. Oh. Nung ano eh, nagka-jowa eh. Nung kinasal. Hindi talaga gusto eh. Nung kinasal naman, partner. Pero bakit hindi? First boyfriend mo, college, kailan? College. Yun legal. Huwag yung tayo sa... Oo, college. Legal yun. Oo. Talaga? Mm-mm. Parang ngayon ko lang sinalaman. College. Pinayagan naman ako mag-boyfriend nung college. Okay. Oo, high school talaga, wali. Okay. Kasi bawal naman. Tsaka wala rin talaga nagkagusto sa akin. Nung high school, college. Oo, pero okay, nung nagkatrabaho ka na, di ba? Sunod-sunod din na nagkakagusto. Mm-hmm. Kasi nga nakita may pera na. Oo, sabi, pwede to. Lilibre ko nito. Libre na sine ko lagi dito. Hindi, ano eh, bata ka pa, yun lang. Tama, yun lang, huwag mong madaliin ang panahon. It will come. Correct. By that, when that time comes, talagang, marirealize mo, ah, ang deserve ko yung lalaking bibigyan ako ng oras. Yung gustong gusto ko. Isipin mo, sinabihan ka ng lalaki, ayoko ng babaeng gusto ko. Gusto ko, yung gusto ko siya. Kakainis kaya. O, edi wawag, wapo mo eh. Kakainis yung ganun eh. May pogi problems kayo, buisit. Oo, hindi mo, wag yung ganun lalaki. Oo, wag. Dapat yung talagang gandang-ganda sa'yo, gustong gusto ka. Oo, ipaparamdam sa'yo na ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. At may ganun naman talaga. Dadating at dadating talaga yan. Yan. So, good luck sa iyo, Anne, sa iyong pagsesearch sa love life. Pero for now, relax ka lang, chill ka lang. You're very young. Tama. At kabisyo ko, ikaw ay meron ding kwento na gustong i-share sa amin. Pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na nga ating pag-uusapan sa mga susunod araw. Kaya isend mo na yan, kabisyo. Nako, alam mo, partner, naalala ko lang kasi nung isang araw, meron ako nabasa na message. Ang problema niya naman, kaya ito, sasabihin ko sa'yo, Anna, babalikan ka namin. Alam mo lang, masaya yung may boyfriend. Kapag ganito na may season, may Christmas season, ganyan. Kapag ka may jowa ka, ang gastos din. Sa halip na yung yung sweldo mo, ibibigay mo sa pang Noche Buena, pambili ng mga pagkain o kaya sa mga kapatid mo lang. Kapag ka meron kang jowa, ang gastos-gastos kaya. Alam mo, may nag-PM sa akin, sabi niya, problemado daw siya dun sa girlfriend niya kasi masyado daw masyadong magastos. So parang hindi niya alam kung ano yung dapat na ibigay. Eh nagpaparinig na daw ng mga gusto. Ano daw bang gagawin niya? Naisip-isip ko, hindi mo narinig. Bingi ka, bingi. Oo, kunyari hindi mo naintindi mga sinasabi correct, niya. Correct, sabi mo, bingi. Ay, hindi ko, sinabi mo ba yun? May tulok kasi ko eh.
May tulok yung tenga ko. May bara. Hindi ko narinig, di ba? May ganyan. May, oh, so, an, yun lang. Diba, isipin mo, isang bagay na dapat mo ipagpasalamat this Christmas season na wala kang jowa. Yan, yung wala correct. Kang... Tingnan wala mo sa angle ng wala kang obligasyon. Ang hirap kaya, every time na may celebration, totoo yung tama kasi sinabi mo, partner, kapag mayroon kang karelasyon, may boyfriend, may girlfriend ka, obligasyon din kasi magbigay ng oo regalo. Oo naman, syempre. Aasa-taasa kasi yung tao sa, regalo dahil nga, mo. Special occasion. So, in-expect niya, ay, ano kaya, pagdating ng Christmas, ano kaya yung regalo niya sa akin? Eh, pag wala kang pera, so paano na, di problemadong-problemado ka, may pressure ka hanggang sa magkabaon-baon ka sa utang. Kung single ka, wala kang obligasyon na bibigyan ng regalo. Oo, tsaka mga regaluhan mo lang, ano, yung pamilya mo, na maiintindihan kung ano man yung ibibigay mo kasi yun lang ang budget mo. At maiintindihan din kung wala kang ibibigay sa kanila. Kasi nga, pamilya mo sila. Tama. Kanern. Oh. So, doon sa kabisyo natin na nag-PM na ang problema niya, yung girlfriend niya ay masyadong materialistic o magastos, eh di, good luck. Sabi namin sa'yo. Good luck kung saan ka mangutang. Good luck kung pa... Pero alam mo, pwede ka namang maging creative, ganyan, di ba? Ikaw ba dati nagpaparinig sa mga jowa mo? Ang only time na nagparinig ako, hindi, kasi na, gusto ko ako yung tipo ng babaeng kaya ko naman bilhin yun, so ba't ako mapaparinig sa'yo? Yes. Ang only time na natatandaan ko na nagparinig ako, nung meron akong gustong sing-sing, engagement ring. Yun lang. Paparinig ako ng size ng daliri. Ganon. Paparinig ako ng itsura. Ganyan. Para-paraan na rin. Oh, ganun. Daan-daan doon sa store na yun. Oo, ganon. Ganda ng mga sing-sing dyan. Ganda ng mga sing-sing. Natupad naman. Effective naman yung pagpaparinig. Effective naman yung pagpaparinig. Ganon. Yun lang yung only time. Pero otherwise, hindi ako nagpaparinig. Swerte ka sa boyfriend mo. Swerte ka sa naging asawa mo. Kasi walang tulok. Oo, walang tulok. Hindi nagbingi-bingihan. Walang bara yung tenga. Oh, 'di ba? So, mahirap talaga, mahirap, may jowa ngayong season na ito. Mag-iisip ka kung ano ibibigay. Magastos. Oh, 'di ba? Ikaw ba? Syempre nakabili ka na. Oh. Hindi, ano na lang ako na bahala doon. Sarili mo na lang. Oh, alam ko na yung parang yung liligaya siya. Oh, yung kiliti niya, 'di ba? So, dun sa nakabisyo natin nag-PM, uulitin namin, good luck sa iyo. Oh. Good luck kung saan ka mangungutang. Pero ngayon kasi pwede ka na maging creative eh. I think kung hindi mo kayang suklian yung halimbawa, sobrang mahal, sobrang ano, pwede kang maging creative in personalizing. Minsan nga, it's not about the gift itself. Yes. Kundi yung paano mo siya binigay or paano yung proseso ng pagbigay mo o kaya yung sorpresa, yung ganun. Totoo ka dyan. And sana lang marunong maka-appreciate yung taong yung pagbibigyan mo. Diba? Importante din yun. Oo. Tsaka ikaw naman, girl, kung alam mo naman yung boyfriend mo, eh talaga namang isang kahig, isang tuka lang. Tapos alam mo namang hindi ka maganda. Huwag ka na umarte dyan. Manahimik ka dyan. Ano nga? Kung makapag-inarte ka, parinig-parinig ka, hindi nga masyado maganda. Sorry, real talk na. Kasi mga tao talagang hirap pa na maghanap ng ano, ng regalo para sa mga jowa nila. So, madali sila umasa na ngayon sa ganda, itsura. Ganda, sa itsura. Oh. Diba, huwag ka mag-expect na mamahaling ano, mamahaling gamit, kundi ka naman mukhang mahal. Charot. Joke lang. Joke lang yun. Joke lang yun. Hindi, isa lang din na pagpapaalala na ano tawag dito? Ano ba yung English ng parang mapangunawa? Ganyan. Be careful. Be careful. Di ba? Unawain mo na hindi naman sobrang yaman ng jowa mo. Yung kaya, ano ba? Yung asawa ba o yung mga naging boyfriend mo, sinabi ba nila sa'yo o nabanggit ba nila sa'yo na high maintenance ka? Hindi oh. High maintenance. Kasi diba, yun nga eh, siyempre popular ka sa radio, popular ka. Hindi. Parang ganun eh, may ganung impression kasi. No? Pero totoo yun, mga kaibigan, ako naalala ko nagbigay din sa mga celebrities na parang ano kayong bibigay natin sa kanilang regalo? Nagbigay ako ng ano, parang otap lang, pero sobrang lang na-appreciate. Oh, totoo yun. Kasi it's the thought that counts. It's really the thought that counts. Tsaka alam mo, papansin, eto ah, dahil exposed kami ni Chopera sa mga artista, hindi porke artista nagbibigay yan kagad ng ano, ng mga bongga-bongga. Minsan, kung ano lang, hindi, dahil siguro din sa dami ng kanilang binibigyan, hindi rin yan yung parang mamahalin agad. Unlike, unless talagang super yaman mo na kung mga tipong ano ka, basta super yaman artista na afford mong bigyan ng branded lahat ng mga nasa paligid mo. Pero otherwise, simple lang din. Totoo yan. Tsaka it's the thought that counts. Kasi totoo lang.
lang. May mga binigyan tayo ng regalo, yung mga ano, yung mga homemade gourmet. Na sobrang na-appreciate ng mga mayayamang tao nung binigyan sila. Correct, totoo 'yan. Yeah. It's the thought that counts. Naalala ko tuloy yung ano, yung babasahin ko. Yung nung isang araw, meron akong nakita nga post ng kaibigan ko. Meme siya eh. Tapos nakalagay dun sa meme. Toxic Filipino culture. Mm-hmm. Hindi ko nababayaran yung utang ko sa'yo kasi marami ka namang pera. Ganon. O, diba? Toxic Filipino culture yan. So, kakainis sabi ko, naman yun. Kakainis, diba? Hindi ko nababayaran yung utang ko sa'yo. Marami ka namang pera. May mga taong ganyan eh. Hindi naman niya kailangan eh. Huwag tayo magmadali magbayad. Oh. Ako naman, may version. Nung nabasa ko yun, sabi ko sa kanya, ay, may version ako niyan. Ang version ko niyan is, hindi ko nabibigyan ng regalo yung anak mo kasi mayamang ka naman. Doon ako, lurky na lurky partner. Yun talaga yung hindi ko mawari. Kasi kahit etneb na plastic balloon, diba? O kaya etneb na bubble, correct. Diba? Or etneb na bubble gum, diba? Ay ma-appreciate ng bata. Huwag mo sasabihin na ano. Totoo yan. Affected kasi ako dyan. Maraming dahil, ganyan tao. Dahil maraming ganyan sa akin eh. Na parang, hindi ko nabibigay ng regalo yung anak mo ha. Kasi mayaman ka naman ha. Diba doon namas ko nga yung anak mo dati? Oo, wala. Pagbaba niya, wala siyang ano. Mayaman naman yung mami mo eh. Hindi na kita bibigyan ha. May dalang bag si Princess. Pagbaba niya, wala naman. Sabi daw po kasi, mayaman daw yung mami niya, kaya ano, una, hindi kami mayaman, pangalawa, bata po yan, di ba? Bata yan eh. Correct. So, it's the thought that counts, it's mga really kaibigan. The thought. Oo, parang, kahit na etneb lang yan, worth 20, wala tayong ano, naalala ka niya, nasa listahan siya ng mga kaibigan mo pwede pagbigyan. Mm-hmm. Kasi, pwede namang hindi ka bigyan eh. Tama. Pero binigyan ka. So, ibig sabihin nun, importante ka. It's a thought that counts. Tama, pinaglaanan ka ng panahon. Mm-hmm. Di ba? Para isipin, para pumunta doon sa lugar na yun at bilhan ka ng regalo. Oh, correct. Pwede namang hindi eh. Tama. Oh, so, yun pa lang, dapat i-appreciate na natin. Yun lang. Nako, dahil usapang ano, regaluhan na. Yes. Kabisha, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio Hengres Juper. Nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!